Sagi party list representative nagsumite na ng resolusyon sa Kamara laban kay COMELEC Chair George Garcia. Si Kailahin magbabalita. Nagsumite na ng resolusyon sa Kamara si Sagi Party List Representative Rodante Marcoleta na naghihimok na magsagawa ng investigasyon sa hinihinalang pagtanggap ng suhol at korupsyon sa Miro Systems ni Commission on Election o COMELEC Chief George Erwin Garcia. Matatanda ang noong 9 Hulyo, unang naglabas ng pahayag si Marcoleta sa isang press conference kung saan sinabi niya ang tungkol sa mga offshore accounts na maikokonekta sa isang mataas na opisyal ng COMELEC. Gayunpaman, kaagad namang nagbigay ng pahayag si Garcia na alam niyang siya ang tinutukoy nito at masisigurado niyang wala siyang kahit isang offshore account sa tulong na rin ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Marcoleta, sa patuloy na investigasyon na pag-alaman nilang dalawa sa Cayman Islands account ay kasalukuyang umiiral pa rin hanggang noong July 26, 2024 na may 2 successful deposits pa sa account na may pangalang George Erwin Mojica Garcia. Material sa akin eh. Ang material sa akin, existido yung mga account at nasa pangalan niya, pati yung address na ginamit niya, verified na nandito by simply depositing $100 each in those 2 accounts na ipakita that the accounts are verified na nasa pangalan niya and they are existing and active. To me, that is important kasi sabi niya, wala siyang accounts eh. Bakit ngayon po lumilitaw? 2 pang napatunayan ko, hindi lang isa. Kasi sabi niya, kahit isa, wala po akong offshore account. Dagdag pa rito, may ilan ding kahinahinalang deposito ang isinagawa sa mga offshore accounts mula sa isa pang account na associated sa mga lehitimong bangko sa South Korea na ang mga depositors umano ay miyembro ng Miru Systems. Samantala, nakuhaan naman ang pahayag si Chairman Garcia kahapon laban sa mga aligasyong inilatag ni Marcoleta. Actually po, una po parehas lang po naman yung mga sinabi kung ano yung hawak natin na white paper at yung bang binanggit ng press con, nung unang press con ay parehas po wala pong pinag-iba. Sabi ko nga po, pinanumpaan ko na po yun. Hanggang kanina naman po, wala naman po nanunumpa doon sa akusasyon at aligasyon. Yung po yung hamon natin, sana naman po mapanumpaan din sapagkat basic po yun. Yung nagdi-deny, nanunumpa, yung nag-aakusa, walang panunumpa. Paano naman po ako makakasuhan ako ng perjury kung nagsisinungaling ako? Paano naman po yung nag-aakusa kung mali ang kanyang akusasyon? Dagdag pa nito, ang ipinakita raw na impormasyon, lalo na ang New York Bank, ay bagong bukas na account lamang at wala sa ibinigay na kopya ng resolusyon sa kanya. So, number 1. Number 2, mukha po yung pinakita kanina, lalo yung New York Bank. Bagong account po yun, wala po yun sa original na white paper, original na binigay sa atin, pinareceive ng isang dating kongresista dito, at wala rin po yun doon sa na-press con. Sapagkat paano namin nalaman, 4 na numero na nandun sa account na yun ay wala po't hindi tumutugma sa kahit anong account number na pinrobay. Ibig sabihin, bagong bukas na account po ito. Number 1, number 2. Para sa Euro TV News, ako si Kai Lahin, sumasaludo sa bawat Pilipino.